Language is the key to any kind of developing country. And in the University of the Philippines, this is where the most venerated and most creative minds come to gather. I'm Melvin Armono, and this is Electric Jellyfish, where nothing makes sense and the surreal is our reality. Ngayon sa episode na to, magtatagalog tayo kasi ang topic natin ay ang wikang pambansa. At saan pa ba mas maganda mag-conduct ng interview kundi sa UP Diliman? Tara! Identity ng isang country. Slivite gives character and it connects people within the country. So, main definition ng wika or ano siya sa isang bansa is yun nga, identity. Pero ano din po siya, wika po para sa akin, parang part na din po ng identity ng isang grupo. Basically, para sa akin, ang wika, sabi ng prof ko to, parang means to communicate with other people. Parang yun lang yung meron tayong edge kaya kung ba't tayo tinatawag na tao. Mahalaga ang technology sa wika. Maybe to some extent, it is important. But ako kasi, I'm a huge fan of books. If we're referring to the Filipino language, nakikita ko talaga na sa libro pa rin. I mean, yes, technology has its advantages. Dahil ito ay isang paraan, isang channel, isang medium, isang tool para makapag-communicate tayo. Kasi magkaiba naman yun eh. Yung wika is yung content, yung technology is yung channel. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Wikang pambansa ang gamit kong salita. Si Manuel Quezon ang unang presidente ng pamahalaang Commonwealth. Siya rin ang mas kilala natin bilang ama ng wikang pambansa. Ginawa niyang pambansang lengguwahe ang wikang Tagalog, na ang salitang ito ang makikilala tayo bilang Pilipino, dito man sa ating bansa, kahit paman sa dayuhan. Binigyan niya ng kahulugan ang sariling salita upang may pagmalaki at magkaroon ng pagkakilala sa ating bilang makabayan. Ngunit bukod sa palagi nating nakikita sa 20 pesos, gaano ba natin kilala ang presidenteng may pagpapahalaga sa ating inang wika? Eh kayo, meron pa kayong idea kung sino ang pangulo ng pamahalaang Commonwealth? Pamahala ng Commonwealth? Ah, hindi ko pamahala kasi. Hindi rin po eh. Po, kung sino naman po yung yung ama ng wikang pambansa? Wikang pambansa? Allah, limutan ko na eh. Pero, hindi ko na matandaan kasi kuya, bali marami kasi akong mga pinagagawa. Pamahalaan? Wala akong idea. Kayo po ba, meron ba kayong idea o nalalaman kung sino ang namuno ng pamahalaang Commonwealth? Duterte. Sino? Duterte. Hindi ba siya si Emilio? Iba ba yun? Kilala mo ba si Manuel L. Quezon? Naging presidente ba siya? Oo, presidente nga ata. Kalaban ni Bonifacio? Yes. Oo, sa pagkakaalam ko po. Pero kapag sinabi ko po, kilala niyo po ba kung sino yung pabansang ama ng wikang pabansa? Oh, si Manuel L. Quezon. Ah, si Manuel L. Quezon. Ayun, si Manuel L. Quezon. Yung kalaban ni Bonifacio. Hindi. Kung sino ang pangulo ng pamahalaang Commonwealth? Manuel L. Quezon. Yeah, si Manuel L. Quezon. Manuel L. Quezon! Pass. Nakakatuwang isipin na sadya talaga makalimutin tayong mga Pilipino.
na kahit ang mayamang kultura at kasaysayan na mayroon tayo ay naibabaon natin sa limot. Isang nakakalungkot na suliranin na hinaharap din ng mga makabagong henerasyon. Pilit atang mawawala at mabubura na sa kanila ang kahalagan ng sariling wika na dapat nating ipagmalaki. Binigyan ng Korte Suprema ang memorandum ng Commission on Higher Education o CHED na layong tanggalin ang mga kursong Pilipino at panitikan sa kuleyo. Paglilinaw naman ng CHED, hindi raw kontra Pinoy ang kanilang kautusan. Mananatili sa tinatawag na General Education Curriculum ang magpareho yung 20 naturang asignatura. Naglabas ngayon ng Memorandum Order ang Commission on Higher Education na naglalayong tanggalin na ang Filipino curriculum sa akademya ng mga estudyante. Yung kung ang binabase natin ang pagtanggal ng Filipino subject sa academic, ako ay sumasang-ayon diyan. Bakit? Unang-una, pang-international na yung sa globalization ngayon, English na po ang ginagamit. Bakit? Siyempre, pag sinabi mo, nag-apply ka, introduce yourself, English. Yung Pilipino, naka-intact na yan. Hindi naman porkit na wala ang Pilipino, mawala ang Pilipino subject, kawala ng ano sa mga estudyante. Ay, hindi tama yun. Hindi tama yun. Ay, hindi tama para sa akin yung tanggalin yung wikang Pilipino. Kasi nga, nagkakaroon na tayo ng parang some kind of integration or kailangan na tayo mag-compete with international standards. Yes, yun nga, mawawala yung pagka-Pilipino natin, yung mismong nationalism, yun nga, mawawala yung nationalism, yung sense of basically being a Filipino. Personally, I don't think it's deteriorating in a way. I think it's more of progressive. Parang it's more of a way to cope up with the situation we have. We look for another solution and it's, I think, expanding yung wika. I think it will help us. Tara naman. Kung yun kaagad ang wala. Ang nakasanayan ng mga bata, kung ano yung salitang, kung ano yung wika natin, kung ano yung pambansang wika natin, yun ang ano eh. Yun ang nakagisna na nilang ano eh, salita eh. It's very basic rule of thumb. Bakit mo tatanggalin ang isang bagay na dito ka naman pinanganak? When we do that, kapag nangyari yan, it's just really, kung sino mang ano yan, really stupid. Really stupid. That's all I can say. Pilipinas, kung minumutya, ugat ng luha at dalita. Sa dalita, aking adlika, makitagan sa dalay.